In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak. But I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn to hell. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, tuning, misinformation, and disinformation. Kung ganun ang line of thought mo. Mr. Chairman. Listen, Senator Chis, wait. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong. Ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan nyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin nyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Sir Torches, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, yun, bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. Hindi, tanong ko lang sa'yo. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang. Mr. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina, pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung pinresent ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwan ko rin. Did you, oh, Pidea. Pidea? Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Pidea. Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo sila dalawa. File niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor, we do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So that is official file?
Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang recruitment, Your Honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting 'yan. Nandoon. Meron po 'yan. Kaya ako po, Your Honor, Your Honor. Ako okay, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, sige. Bigyan kita ng pagkakataon, sige. Tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masina yung credibility ko. Pwede, bigay mo sa akin yung papel, tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya, itong mga tiga-PIDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PIDEA, pinasisinungaling ang lahat yung sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya. Siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PIDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing po sa inyo yan, PIDEA? So, Senator Jinggoy, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Well, other matters. Alam nyo, pag ganito lagi ang sagot nitong si Morales, eh wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Parang kasi nungulingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes. The chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao, baka may mangyari dyan. Pumayag na ro yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. Kailangan may doctor's advice yan, nasa loob pero dyan. May doctor po doon, pero the doctor did not agree, but... Oh, they did the doctor did not agree or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabi na, pag may nangyari sa kanya, makakabisin. No. Yan. Excuse po, Your Honor. Gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po. Dahil tinadrag po yung pangalan ko. Sa bagay na wala akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize na nagkaganyan ka. Your Honor, parang niya ako pinagdintangan sa bagay mo. Wala pa akong ginawa. Hindi naman ako tama ito. Ang pangalan ko, parang yung pamilya ko. Sinira sa lahat. Wow. Paki-off na. Sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Yes, go ahead.
Sa haba ng testimony at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang pideya doon sa mga plakang binigay niya na sinangayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di po ba? Ng pideya. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras sa itong nagdaang dalawa tatlong pagdinig. In a world unfolding where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have three levels of memberships. Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks. Loyalty badge, priority reply to messages, members only live chat, in video and live video shoutouts, early access to videos, connecting to social media, free and discounted merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Eddie. Sino si Eddie? Eddie, tibaklo! Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito? Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ito. Ano pangalan nyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt big wing? In a world unfolding where stories come alive amidst the chaos, there's a truth we strive. Splat Communications, the voice that breaks the mold, reliable and relevant. We're here to unfold, yeah. Breaking down the walls, moving side by side. Splat Communications, our truth we can't hide. We're the source you lean on, reliable and strong. Catch your news from us, where you truly belong. In every headline written, the stories that we tell, the captivating moments that life compels. Through the lens of truth, we capture every scene. Splat Communications, where facts intervene. Splat Communication reaction. The recent events in the Senate hearing on the Committee of Public Order and Illegal Drugs, where Senator Jinggoy Estrada cited Emma Jonathan Morales, a former agent of the Philippine Drug Enforcement Agency,
DE. For contempt, due to continuous misrepresentations, 123, demonstrate the commitment of the Senate to uphold truth and integrity. This incident underscores the importance of honesty and transparency in public service. It serves as a reminder that every individual, regardless of their position, is accountable for their actions and must adhere to the principles of truthfulness and integrity. The Senate's decision to hold Emma Morales accountable for his alleged continuous web of lies 123 is a testament to its dedication to these principles. Furthermore, this event highlights the rigorous nature of Senate hearings, where every statement is scrutinized and verified. This ensures that the information gathered during these hearings is reliable and can be used to make informed decisions on matters of national importance. In conclusion, while the citation of contempt for Emma Morales may seem negative on the surface, it positively reflects the Senate's commitment to truth, integrity, and accountability. It serves as a strong message that dishonesty has no place in the halls of the Senate and in public service as a whole. This incident, therefore, can be seen as a step forward in the continuous pursuit of truth and justice in the country. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, In Video and Live Video Shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fat checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information.